So yan mga sangkay, meron po akong napanood na isa pong report, news report po ito. News report na may gigil po yung reporter. May gigil na mayroon pong real talk. Talagang baon na baon po sa report na ito si Lenny Robredo at ang kanyang mga supporters. Nung napanood ko ito, di ko tinapos, minabuti kong gawan ng video reaction para sabay-sabay nating mapanood. Hindi ko alam kung napanood nyo na yon, pero okay lang yon kung napanood nyo. Magre-react po tayo ngayon, mga sangka. Anyway, kung hindi ko po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang bell notification. Dahil nga po, road to 1 million subscribers na po tayo. 950,000 na po tayo. Tama ba? 950,000. Check ko nga, mga sangkay. Kung tama yung sinasabi ko, mamaya mali. 950,000 na daw tayo, mga sangkay. So, ayun, 950 na nga po tayo. So, 50,000 na lamang po is 1 million subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At syempre, kung hindi mo pa nalalike ang video na to, so alam mo na po ang dapat mong gagawin. Pakilike na po para mas marami pong makapanood. So, ito yan mga sangkay. Hindi ko alam kung napanood yun na tong video, pero ano eh, pumapalakpak yung tenga ko na sige pa. Sige pa. Kasi ano eh, ang problema nitong si Lenny Robredo, instead na mag-concede, eh parang ano, parang nagtatawag pa po ng ano, ng parang paglaban sa ating pamahalaan kasi talo siya. Parang ganun. Ako, yun lang naman po ang nakikita ko. I'm not saying na talagang nagre-rebelde sila, pero yun ang nakikita ko, mga sangkay, para sa akin. So, opinion ko ito. Ngayon, may isang report mula dito sa ano, Net25. Ang alam ko, ang Net25 is sa ano to, sa tawag dito, sa iglesia. So, panoorin po natin dahil durog na durog po dito si Lenny. Sunod-sunod ang sama ng loob ngayon ng mga supporters ni Lenny Kiko Tandem. Una pa lang, alam mo nang ano eh, dinudurog na eh. Ulitin natin. Sunod-sunod ang sama ng loob ngayon ng mga supporters ni Lenny Kiko Tandem o mas kilala sa mga Pink Lawan. Talagang ano, no? buhos na buhos po yung ano. Buhos na buhos yung ano, talagang gigil na gigil po ang Net25. Hindi ko rin naman po sila masisi. Ikaw ba naman, gawa ng iglesia ni OINC ng ano, ng fake news nitong TV5, tapos panaybahanat po itong mga Dilawan. Eh, talagang namang mayroong gigil na nakasama itong ano, itong Net25. Ito. Pero saan nga ba sila nagkamali? Dahil lang inaasahan nilang tagumpay, nauwi sa masakit na pagkatalo. Grabe naman yun. Ang inaasam nilang tagumpay ay nauwi sa isang masakit na pagkatalo. Ang lutong eh, no? So eto na, dito na mag-uumpisa yung real talk, mga sangkay na malupitan. Si Vin Pascua sa detalye. Hayag sa kasalukuyang bilangan na si Vice President Lenny Robredo ay papangalawa lamang sa 2022 presidential race. Pero bakit nga ba hindi niya nakuha ang mayoriyang boto? Eto na. Balikan natin ng September 2021. Na bago ang nakatakdang paghahain ng Certificate of Candidacy, tinanong ng media si VP Robredo kung ano nga ba ang kinakailangan para tumakbo siya bilang Pangulo. So ano kaya? Na sinagot niya nang, kung one-on-one na Bongbong Marcos at saka ako, laban ako. Ang mismong sagot na ito ay nagbigay sa publiko ng larawan kung ano ang magiging itsura ng kanyang kampanya. O diba? Meron pa yan yung ano, yung sinabi ni Lenny na ano, lalaban ako, lalaban tayo.
Tapos 'di ba yung paniparinig na ano na kaya siya tatakbo para kalabanin ang isang Marcos. So ang nangyayari, pagdating sa pangangampanya, puro tuloy ano, puro paninira, puro pambabanat kay BBM, and I think yun po ata yung ano, sa tingin ko lang ha, yun po ata yung ano, ikinasira po niya talaga ng husto, na bumagsak po siya. At pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng panayam kay Boy Abunda. Ang interview na ito ang nagpalakas sa negatibong kampanya. Gigil na gigil po yung reporter, ulitin nga natin yun. Ang kampanya. At pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng panayam kay Boy Abunda. Ang interview na ito ang nagpalakas sa negatibong kampanya habang tahas ang tinawag ni Robredo si Bongbong Marcos na sinungaling. Ayan na, di ba? Tapos anong ganap? Nang tanungin kung bakit hindi dapat iboto ng publiko si Marcos, mabilis na sinagot ni Robredo ang number one sinungaling. Sa kabilang banda, sinabi lang ni Marcos na I do not indulge in negative campaigning. Ang palitan na ito ay nagtakda ng mind conditioning sa mga taga-suporta ni VP Lenny Robredo. Ito ay kapag ang paggamit ng mga katagang sinungaling at magnanakaw ay naging mas malakas mula sa panig ng oposisyon. No, diba? Real talk yun. Yun yung naging boses talaga nila Lenny Robredo nung nangangampanya sila. At hanggang naman ngayon, diba? Meron tinatawag si Lenny na pasasalamat, mag-iikot daw po ito. Pasasalamat. Pero sa tingin ko, ano to eh? Na-vlog na nga po natin ito. Tingin ko lang, parang mind conditioning sa maraming mga kabataan na parang sumama kayo na magkaroon ng chance na labanan ng gobyerno. Parang ganun po yung dating. Pero wag magkakamali. Kasi naalala nyo mga sangkay kung paano nag-declare si Ferdinand Marcos ng martial law noong 1972. Ito ay dahil din po sa ganun, nagkaroon ng mga massive rally sa Pilipinas o dito sa Metro Manila. Nagkaroon ng matinding recruitment ng New Pink Army at dahil doon, mga sangkay, maraming mga gulo na naganap noon bago pala mag-declare ng martial law. May Plaza Miranda, mayroong, naalala nyo mga sangkay, yung MV Karagatan na naghatid po ng maraming armas mula po sa China, pinalusot po doon banda sa may Isabela ata yung banda. Doon sana aangkatin. Kaya nga lang, nahuli po ng kasundaluhan ni Ferdinand Marcos. So, yun ang lagmitsa, mga sangkay, na nag-declare po talaga ng martial law for 9 years. From 1972 to 1981. Eh, huwag magkakamali. Kasi ang martial law andyan, hindi po yan tinanggal nung sa 1987 Constitution. And take note, ang martial law ay hindi po nakakatakot na gaya ng pagkakaintindi ng mga dilawan. Ang martial law ay isa lamang pong batas na pinapairal para magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas kung may mga nanggugulo. No? Ganun po yun. Huwag kayong maniniwala. Kaya nga, sabi po ng mga matatanda, yung mga lolo't lola natin, pag kinamusta natin ang panahon ng martial law, ay, yun ang pinapayapang panahon. Pinakapayapang era ng Pilipinas, yung panahon ng martial law. Kasi walang magnanakaw daw talaga na nag-a-attempt. Kasi andyan yung constabulary po ata kung tawagin yun. Yung kasundaluhan natin talagang nagbabantay at very, very active. Kaya kung may mga pinaplanong ganito, wag na pong subukan. Masisira ang buhay niyo. Ilang terminolohiya ang nangibabaw sa ating halalan ngayong taon. Pagkakaisa at kakampink. Pagkakaisang naging pangunahing layunin ng BBM Sara Unity Team. Ang kakampink naman ay tumutukoy sa mga taga-suporta ni Robredo bilang pagtukoy sa kanyang mga kulay ng kampanya. Pero teka, natawag ka na bang bobo?
Ayan walang na. Pinag-aralan, agoy. Bulag o tanga. Alam. Ang pagtawag sa mga tao para sa hindi pagkakaroon ng degree sa kolehiyo o pagkakaroon ng mahinang pag-unawa sa pagbabasa ay nagbibigay ng impresyon na ang mga taga-suporta ng oposisyon ay punong-puno ng kanilang mga sarili, ang kanilang natamo sa edukasyon at ang kanilang mas mataas na katayuan sa buhay. Iilan lamang ito sa mga dahilan ng kanilang pagiging talunan. Grabe yung ano na to, no, balita. Talagang ano eh, ang lakas ng diin po talaga. Titin natin. Ang kanilang mas mataas na katayuan sa buhay. Iilan lamang ito sa mga dahilan ng kanilang pagiging talunan. Ang lutong nun. Ngunit hayag sa mga pagkilos na ito na sila mismo ang rason sa pagkatalo ni VP Lenny Robredo. Sunod-sunod. Gusto ko yung dulo, mga sangkay. Ngunit hayag sa mga pagkilos na ito na sila mismo ang rason sa pagkatalo ni VP Lenny Robredo. Ay, 100% na I agree, mga sangkay, sa sinabi po dito sa balita, lalong-lalo na sa last part. Nang dahilan din po, isa sa dahilan sa pagkatalo ni Lenny ay ang kanyang mga taga-suporta ng mga pasaway, mga palaaway. Pero, mga sangkay, ito rin po ay dahil nakita nila ang culture na ito o attitude na ito kay Madam Lenny Robredo. Pagdating sa pangangampanya, nakita naman po natin kung paano kutyain ni Lenny si BBM. Diba? Kung paano niya hinahamak ang pagkatao ni Bongbong Marcos. Kumbaga, ayun na, nagsama-sama na si Lenny. Negative campaigning po talaga silang lahat. Kaya ayaw na po niya ng mga Pilipino, mga sangkay. So, bagamat ano, may kasamang gigil ang report na ito, pero talagang totoong real talk na malupitan ang ginawa sa balita ng Net 25. Talagang diniinan po sila Lenny Robredo. So, ayan mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.